Hai sa jowa ko, inantok ka? Sige, tulog ka muna. Gusto mo maglaro? Sige, maglaro ka. May gala ka kasama mga tropa mo? Tutulungan mo pa sa module mga kapatid mo? Sige lang, kasi party lang naman ako ng mundo mo. At sa mundo mo, andyan ang parents mo, kapatid, kaibigan, at ako. Hindi mo ako priority palagi. Kaya kung mas kailangan ka nila, okay lang. Ang akin lang, magpaalam ka. Para hindi ako naghihintay. I love you, ingat ka lagi. Pag nawala, doon lang mamimiss. Huwag mong hintayin mawala sa yung tao bago mo makita yung halaga niya. Siya yung nag-stay sa buhay mo, pero siya yung binabasura mo. Siya yung nandyan nung panahon na sarado yung utak at puso mo. Pero siya yung binabali mo lang. Siya yung hindi ka sinukuan kahit kasukuso ka na at kahit ang hirap ng intindihin ng ugali. Siya yung inuuna ka kahit binabaliwala mo at siya yung pinili ka kahit hindi ka nakapili. Pero ito tatandaan mo ha. Pag yung taong yan may nagbigay ng atensyon na gaya ng ginagawa niya at patuloy mo siyang binabaliwala, maniwala ka sa akin. Isa lang sasabihin at sasabihin mo. Mali ako ng sinayang na tao. Kaya kong paniligan na ikaw lang. Huwag mo lang iparamdam sa akin na ako ay parang baliwala lang. Dahil kahit gaano ka man kahalaga, ay handa kitang iwan. Huwag lang akong magmukhang tanga at masaktan. Para to sa mga taong pinagpalit sa malapit. Gusto mo pala ng malapit, pero bakit nagjowa ka ng malayo? Yan kasi ang problema sa inyo. Porke malayo, hindi nyo na kayang maging totoo. Kasi ako yung tipo ng taong kahit hindi mo bantayan o kausap, hindi magloloko. Wala naman kasi akong pake sa distansya. Basta nagmamahal ako ng totoo. Ayokong lukuhin ka kahit napakalayo ng ating pagitan. Hindi ako lalandi sa iba habang malayo tayo. At hindi ko hahanapin sa iba ang lahat ng pagkukulang mo kahit malayo tayo sa isa't isa kasi mahal kita. Pero bakit pinagpalit mo pa rin ako sa malapit? Oy, galit ka? Sorry na. Please, huwag ka na magalit. Sorry na kasi. Pati na tayo, please. Pati na tayo, ha? Huwag ka nang magalit. Mwah! Bakit nang unfair? Maisip mo na lang. Gusto mo lang naman silang mapasaya. Pero bakit ikaw? Hindi mo magawa sa sarili mo yun. Ano bang ginawa natin para maging ganito tayo? Paramdaman na na hindi tayo worthy. Hindi tayo kaya bigyan ng kahit kunting atensyon kaya ng magbibigay natin sa kanila ng napakaraming atensyon at oras. Bakit ganun? Ang unfair naman.